Award na ako. So from 18 until now, so really, I think it's really right time para mag-retiro na. But retiro na, sabi nga ni Pastor, retiro na parang nagpapalit lang ng gulong niya. So siguro punpun na yung awat na gulong na hindi po replace it with a new one. So praise God din po at I think it was a difficult and hard decision with my family to decide na mag-for good na ako. Kasi po, siguro, yun na nga po ang plano ng Panginoon, yun na nilasabi ko na the last time na nag-message ako. Plano na po siguro ng Panginoon yun na bumalik na ako sa family ko para to spend the rest of my years and time with them. I'm so blessed and I'm so privileged kasi uuwi po ako ng healthy pa. Amen. So, di mo ba nangyayari sa ibang naririnig natin kung kailang super ano na, mahina na, may sakit na sa kaupo. So, praise God, I'm really blessed na ang Panginoon ay binigyan ako ng kalakasan na although I'm old already, pero uwi ako to my family na meron, I'm still healthy. Yun ang the best na blessing na binigay sa akin ng Panginoon. So, and I just for a while, meron po akong nabasa dito. So, I just want to give, to share, ito po na-share ko rin before. Doon sa aking message. One of my favorite verse, sabi nga po dito sa Isaiah 46:4, even to your old age, and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you, and I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. I'm so blessed kasi po, for me, para sa akin po, especially para sa aking pamilya, nagtrabaho po ako dito sa Saudi Arabia that long years, but I believe with the blessings of the Lord and a guidance with the Lord, na-fulfill ko po ang dream ko. Na-fulfill, I can say, in terms of siguro financial, physical, as a family po, nakatapos ang mga bata at ngayon may pamilya na sila, fulfilled na para sa akin kasi isa yun sa dream ko na makatapos ang aking basically sa being a parent, ang plano po natin, our goal na makatapos ng pag-aaral ang ating mga anak kasi education is one of the greatest wealth na maibibigay natin sa ating anak. Kung hindi man natin sila mabigyan ng mana physically or financially, pero nabigyan natin sila ng mana sa pamamagitan ng education. Yun ang hindi maaalis, hindi bumubura yun. Amen po. So I'm really blessed and I can say I'm fulfilled already in terms of the education ng aming mga anak. So, and another thing that I can say I fulfilled kasi hindi ko akalain parang milagro ko na naatasan po ako na na-assign ako ni Pastor Bernie na bago ako umalis ay nag-message ako. So isa po, isang fulfillment yun. Amen. So hindi ko po akalain yun, pero to be honest, nakaready po yung message na yun long time back. Kasi parang nakikin ko po, napatawagin na ako. God's plan. So, I'm really blessed na bago po ako umuwi, nakapag-share ako ng isang mensahe sa inyo. Amen. Hindi lang sa inyo, hindi sa iba kasi naka-live kayo sa EBS at sa kanina. So, ayun po, ito pong sinabi sa Isaiah 46:4, I really love kasi sabi niya, even to your old age, pinanghahawakan ko ito. Kasi ito full of hope. Itong salita na po is full of hope, even to your old age and gray hairs. I am He who will sustain you. So, although I fulfill everything, I'm still praying to the Lord na masustain ko yun, yung lakarin ang kanyang mga salita, at ganun din, patuloy kong gampanan ang tungkulin bilang anak
to share words to others at ituloy-tuloy yung gawain na binigay ng Panginoon. So yun ang pinag-pray ko na ma-sustain ko. Yun ang pinag-pray ko na ma-sustain ko. And I believe God will help me and God will bless me. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. This is what I want. Prosper you. Every need, He will prosper you. Every need will prosper us. Amen. Amen. And not to harm you, plans to give you hope in the future. Hope. This is really lovely. Yung hope na binabanggit dito. Amen. Kailangan natin ang hawakan yung pag-asa na yun. Amen. So, mga kapatid, I really thankful na nakasama ko kayo sa aking buhay, naging partner kayo ng aking buhay. And sabi nga ni Pastor Dante, it will be another chapter of my life. So, I'm closing this chapter and I'm going to open a new chapter. And I'm still praying with the Lord na igay niya ako, patnubayan niya ako, ingatan niya ako, bigyan niya ako patuloy ng kalakasan para mapatuloy ko ang kanyang gawain. Amen. Amen. So, dito po, gusto kong i-share sa inyo bago ako mag-close. Dito sa isang kanta na to, although siya ay worthy na so, pero I love the word what said here. Hindi ko gano'ng magiging tono po, pero I like the word sa verse na to. If I could save time in a bottle yung bote ko, the first thing that I like to do is to save every day till eternity passes away just to spend them with you. If I could make days last forever, it words could make wishes come true. It's saved every day, like a treasury, and then, again, I will spend them with you. So, mga kapatid, I know this is not the last time na magkita tayo. Magsasama-sama pa rin tayo, regardless of any situation, even magsasama-sama tayo. And again, I want to say this word. I may be away, but my heart will stay.